Init na init na ba kayo mga fellow campers? At aburidong aburido na sa sobrang maalinsangan? Kaya tara, samahan nyo kami, puntahan natin itong campsite na to dito sa may Zambales, kung saan meron silang malinaw at malamig na tubig ng ilog. At siguradong hindi lang tayo ang mag-enjoy, pati na rin ang ating mga fur babies. Kaya ano pang hinahantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Naka-flat na siya, talamig. Wala ako na. Dito na kami. Good morning! Doon muna tayo. Itong pupuntahan natin, napuntahan na namin dati to 12 years ago. Uy. Yes! 12 years ago na po mula nung unang napuntahan namin ang lugar na to, kaya sobrang excited na kami. Ngunit, hindi pumabor para sa amin ang traffic flow dito sa NLEX. Mula dito sa may Pulilan hanggang SCTEX na po ang traffic. Kaya naman, dito na kami dumaan sa may San Fernando at papunta ng Dinalupihan. Malaki din po kasi ang matitipid nyo dito sa gasolina at sa toll fee. Pagkalampas nyo po ng SBMA, ito po ang mga bayan na madadaanan nyo. Bayan ng Castillejos, tapos kakanan kayo sa may Gobic Highway, papunta naman dito sa may San Marcelino, San Narciso, San Felipe. Susunod naman ang bayan ng Botolan. Shout out po pala sa mga kaibigan namin dito sa may Botolan, sa Villamore family. Kamusta po kayo? Ang bayan ng Iba. At muli dito sa may Gobic Highway para iwas traffic. Ano si Ali sa'yo, Kurt? Kasi ayaw mo po. Ano ka? Down. At finally, dito naman po sa may Masinloc, nakakana naman po kayo dito sa may Purok Narra. Kailangan nyo naman pong huminto dito sa may unang checkpoint para kumpirmahin ang inyong reservation. Hindi po ata sila nagpapapasok dito kapag walang reservation. Kung kayo naman po ay nasa Zambales na at wala kayong permit, kailangan nyo po pumunta ng kanilang tourism office. And after so many hours of travel, we finally hit the dirt. Ang inyo pong dadaanan papuntang campsite ay 90% rough road at 10% pavement. Dito naman po sa aming convoy, kami po yung nauna at kasama po namin sina ang inyinyerong lakwatsero, Ma'am and Sir Wellmel, and Fermil and MJ. Palipad lang ang drone na konti dito. Mainit sa kanan. Na. Ay, sa kaliwa. Okay lang ba? Mak, mainit na. Baka bumagsak yung drone. Kaya po nang sabi ko, 90% po ng daan dito ay rough road. Kaya po mas maganda kung magdala kayo ng mga emergency kit katulad itong binili ko na puncture kit at itong car fire extinguisher. Medyo mahaba-haba po kasi ang biyahe dito. Makaabuting kayo ng mga 1.5 hours depende sa takbo nyo. Medyo mabato rin po kasi ang daan dito at matutulis na bato. Marami rin po pala kayo madadaan ng mga steel bridge katulad yan. Pero alam nyo po dati, mga kahoy lang yan at saktuhan lang ang sasakyan. Kaya mas nakakatakot. Good morning, sir! Good morning po. Sa inyo po may bibigay. Meron po kayong tatlong checkpoint na madadaanan dito. Ito po yung pangalawa at meron pa pong susunod dyan. Dali lang po mapuntahan ang lugar na ito, mga kaibigan. I-type nyo lang po sa Google Map ang Coto Mines Kidz Pool at ito naman po ay dilitaw din agad. Hello po, kuya! Kapag sakyan, madam? Ako.
Sonia. Ito po si Ate Sophia. Ay, Sophia pala, sorry. Yay! Nakita din kami. Sige, ito naman po si Ma'am Sophia. Siya po yung nakakausap natin sa FB na Coto Mines. Iiwan ko po ang kanyang contact details sa description box below. Konting history lang po mga kaibigan, noong 1925, na-discover po na may mga chromium deposit dito sa may Coto. At nagsimula naman po sila ng production noong 1932, under ng Benguet Corporation. According to Google, chromite is the main source of the metal chromium, a metal used to induce hardness, toughness, and chemical resistance in steel. And finally, after almost 6 hours of travel, narating na rin namin ang Coto Mines Kidz Pool. Oh no, oh. Ayan mga kaibigan, tapos din ang setup. Buti na lang hindi kami nagdala ng tent. Wala kaming dalang tent ngayon kasi doon uli kami matutulog sa sakyan. It's okay. Ito naman si Kurt, mga nakaka-apat na inom ng beses na. Kurt naman, paikot-ikot ka na dyan. Oh, malamig kasi yung rep eh. Init na init si Kurt. So ito yung aming bagong rep. Alpicool TW45 liters, 60 watts ang kanyang power. So ngayon pinapa-under ko siya sa battery niya, pero nakasaksak dito sa aming 200 watts monocrystalline. Okay. Tapos pag nawala yung araw, sasaksak ko naman siya dito sa aking DIY na generator. Life po. Yeah, alam niyo, 84Ah pala. 84Ah. Pag kinonvert mo sa watts, oh, nasa 1,000 plus. So ayan mga kaibigan, nandito kami sa Coto Mines. So lahat kami naka topless. Kasi ang init-init. Ay, hindi pala kami lahat, yung mga lalaki lang. Oh, yung mga babae hindi makapag-topless kahit gusto nila. Mac, ice cream tayo. Sige, akin yung classic. Eto, Belgian chocolate. Bukas na yung isa. Binuksan ko na eh. Gusto ko na kumain.
Ligo time! Ayun, bumaba na sila. Papunta po kami ngayon sa kabilang banda, sa kabilang dako, para mag-swimming! Yes! Puro mga girls na mag-swimming. Kanina yung mga boys nag-swimming. Kaya ngayon, kami naman. So doon ang CR? Tama ba? Oo, doon lang. Okay. Gusto niyo bang mag-order ng halo-halo? Kasi may sahog si Mel. Tapos may halo-halo sila. Dadagdagan natin ang sahog ni Mel. Kaya, ito po yung tindahan ni Ate Sophia. Ayan, pwede kami umorder ng halo-halo. So nabanggit ko nga po na mga kaibigan, nakapunta na kami dito 12 years ago. Ito po yung picture namin dito sa areyang yan. If you will notice mga kaibigan, on the other side of the river, meron pong mga establishment. Pero kung titingnan nyo po dun sa bagong video namin, parang hindi na po ginagamit yung establishment na yun. Ayun pala sila, Permile. Ito oh, dito tayo. Ay, ganun din. Mabato po. Mabato lang po. Ang mabato? Pero pag naglakad po kayo, pwedeng tsinelas daan-daan lang. Ay, dapat pala sinuot ko yung ano, pang snorkeling shoes. Isa pa pong pinagbago nitong Coto Mines Kids Pool, meron po silang steel bridge upstream papunta dun sa kabilang side of the river. Kung makikita nyo dito, wala na po siya. Pero dito po sa dating picture namin, eto pa po siya. Kapag inakyat nyo po yung bridge na yan, sobrang ma-appreciate nyo po yung view na yan. Kasi hindi pa naman uso yung drone nun. Eto po yung magiging view nyo kapag nasa bridge kayo. At eto naman po yung aming drone shots sa area ngayon. Kung mapapansin niyo po dito sa aming drone shot, medyo lumiit na po yung ilog. Pero sa pagkakatanda ko po dati, medyo malapad yan. At dahil po malapad po siya, mas malalim po yan dati. Sa pagkakatanda ko nga po, dun sa may bandang tulay, steel bridge, may mga tumatalon po dyan. Kaya lang, sa balita ko rin dati, meron pong nasawi dyan dahil tumalon sila ng nakainom. At isa pa pong pinagkaiba nung dati sa ngayon, dati po alam ko mayroong falls dun sa loob ng bridge na yun. Pero ngayon wala pa. Siguro dahil summer, pero summer din po kami pumunta nun. Kung mapapansin niyo po mga kaibigan, wala po ako dito sa mga videos na ito na kinuna ni Mrs. Ito po ay dahil nauna na rin po kaming naligo ni Kurt, ngunit hindi ko po siya nakuna ng mga videos, no? Isa po pong dahilan, ako rin po ang nagbantay dun sa aming campsite, pati na rin po dun sa mga gamit ng iba mga aming mga kasama. Ngunit, ang sabi po ni Ma'am Sophia, zero crime rate daw po sila dito sa Coto. Ibig sabihin, wala pong mga nangyaring mga ganitong insidente na pagnanakaw or ano pa mga krimen. Which is good, no? Sa ating mga turista na pupunta rito. Alright, fellow campers, just want to share this simple hack. So, bumili ako ng screen para dito sa tailgate. Naka-magnet lang yan dito sa gilid. Ano? Magnet lang. Pati doon sa taas, magnet. Tapos dito, naka-strap. Ano? Tapos may zipper sa gitna. Tapos ito, magnet din. Magnet lang yan. Ay, so mas presentable kaysa doon sa una. Yung ano ko, yung DIY lang. Ayun yun eh. Yung screen na yun. Tapos dito sa gitna, sa harap tsaka sa gitna, naka-screen din yan. Bibili lang din sa Lazada. Ayan, screen yan. Huwag lang uulan, no? Siyempre, medyo mababasa yung loob. Ito na yung mga setup namin. Ito yung aking, nilipat ko yung aking power station kasi wala na. Doon yung araw kanina. Bukas na lang ulit ang mag-charge.
And just like that, our first day in the campsite is almost over. But as the old saying goes, a day without laughter is a day wasted. Ito yung gulay. Luto na siya. Ihahalo na lang. Good evening, fellow campers. Yeah! Bondat na naman! Swimming ulit tayo! Ito setup namin matulog. Kita kami sa labas. Ayun na, bago naming nabiling ano to? Tail and cover? Parang ganun. Kung gusto nyo malaman kung komportable kami dito sa pagtulog dito, ayan, sagot. Hanggang sa mga oras na yan, tulog pa ako. Late magising yan eh. Ay! Ito pala, first time namin i-setup. Medyo hindi maganda kasi yung CR nila dito. Kaya buksan natin. First time. Ayan. Diyan yung ano namin, yung kusot, yung coagulant, tsaka yung toilet namin. Merong magandang toilet dun sa ano eh, sa kabila. Dito oh. Kaya lang, kailangan pa namin tumawid. Pagdating naman po ng sumunod na araw, isa-isa nang dumating yung mga turista dito sa Coto Mines. Pero kalimitan, mga day tour lang sila dito. Kahit nga nung gabi, merong humabol dito sa campsite. Boom. Sila pati si Chris. Sakit naman nun. FJ daw siya eh, astig daw siya eh. Napatili pa yung ginaan. Wala ka signal po ng smart dito. 3.83 subscribers. Ay! Magsusus nga pala ako, teka. Pagdating naman ng hapon, eto na, pinaligo na namin si Kurt dito sa may ilog na malalim para mas ma-enjoy niya yung paglangoy. At bukod doon, kasama namin si Blake kung saan nakilala niya sa River Ranch. Ha ha ha.
Lana, dumaan lang yung ulan. Umulan lang saglit. Pero nagdire-diretso na rin po yung ulan, pero hindi malakas. Kaya naging malamig na rin po ang aming pagtulog. Niluto na namin ng maaga kasi nakit na ni Dong yung kalad na namin. Kaya naman pala, napitulitan eh. Napitulitan mo. Dito yung mga lalat yan. Pati yung ulam, pinainit na niya para doon may ligpit na. Lagi nilang bang gano'n? Ligpitan na. Good night. Maambun-ambun na rin. On our third day, maaga naman kaming gumising para makapagligpit na maaga. Gusto rin namin kasing makaalis na maaga para makaiwas sa traffic sa NLEX. At para na rin mas malamig ang biyahe. Bago naman kami umuwi, meron kaming isang dinaanan na hanging bridge na ginagamit nila sa pagmimina dito. Nagawa itong simbahan nila. Ganda kuna nito sa ano, drone. Wow, ang ganda pala rito. Ganda pa pala ng ilog din dito. Alright, thank you again guys for watching. See you again on our next video. Peace. Ganyan talaga, matagal na to eh. Oh, diba? Ito na lang, drone. So, doon tayo galing. Sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa aming videos, sa Sir Fermil at Sir MJ, ganyan na din kay Sir Noel at Ma'am Mel, kasama sila ang ininyerong lakwachero, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.